Napakaganda. At ngayon 2023 may Napakaganda. At ngayon 2023 may Welcome back, mga Kaldap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, di po ba? O sino ngayon ang maghihinala na wala nga po sa Pilipinas si Mengay at nasa 8 Bulaga nga po siya, na sinasabi ko naman po sa inyo, Monday to Wednesday at tape ang 8 Bulaga. Ibig sabihin lang yan at kumpirmado sa ginawa nga po ng 8 Bulaga, alam na po natin ang katotohanan. Pero bago tayo magsimula at bago natin talakayin itong update na to, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, pagkatapos mong panoorin. Ito nga po yung sinasabi natin sa mga baguhan, sa mga dumadaan sa channel ko, sa mga bumibisita. Uulitin ko, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag, mahirap iintindi, lalo na nga po sa relasyon nila Mengay at Isoy, na may talagang mayroong pumipigil, di po ba? Pero gaya nga na sinabi ko, depende na lang po sa opinion, depende na lang po sa mga taong nagre-react at nagko-komento, di po ba? Gaya nga po ngayon, talagang sobra ang kaseksihan ni Main Paul Kerson, mga Kaldab. May kanya-kanya tayong pananaw, ha? May kanya-kanya po tayong opinion. Kumbaga, ang sa akin lang po, gusto ko maging updated po kayo. Ano man po yung mabasa ninyo, ano man po yung makita nyo ngayon sa social media, eh huwag nyo na pong pansinin. Alam nyo naman po na hindi pa rin sila titigil para lang po masabi na sila po yung tama, sila po yung updated, tayo po hindi. Normal lang po yan para sa akin, mga Kaldab, may mga bagay-bagay po na kayo lang po yung makapagre-react, kayo lang po yung makapagko-komento, di po ba? Kaya chill lang tayo. Ano man po yung mabasa ninyo, ano man po yung makita ninyo, mapanood ninyo, hayaan nyo na lang. Normal na lang po yan. Lalo na po ngayon na marami nagre-react, marami nagko-komento. Kumbaga, kung sabi ko nga po sa inyo, tayo naman po hindi titigil sa pag-iimbestiga. Hindi tayo titigil sa pagbibigay ng mga update gaya nga po ng mga ganitong bagay. Basta chill lang tayo. Di po ba? Chill lang tayo kung ano yung latest, ano yung trending. Eh, yun lang naman po yung ibibigay natin. Yun lang naman po yung sasabihin natin. Basta, kung ganito, ganyan, ganun, di po ba? Ako, mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, lagi ko naman po kayong binibigyan ng mga update, mga kaganapan, lalo na nga po dito sa real life couple. Di po ba? Real talk. Kaya lang, syempre, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin ay ang real life couple. Di po ba? Ang dami po kasing sigalot, ang dami nagsasabi, fake news daw po tayo. Wala daw po si Mengay sa US, na andito po siya sa Pilipinas. Kumbaga, mga pinapakita daw po natin, e panay katang isip lang daw po. Walang katotohanan at imposible nga po raw na nasa US si Mengay. Hindi daw po kasi nakita. Wala po raw nakakita miski staff, crew, o yung mga papauwi ng Pilipinas, o yung papunta ng US, di po ba? Ako, mga Kaldab, maraming komento ng ganyan, maraming nagsasabi na, tapos meron pa pong sumasang-ayon, o ako, pumupunta ako ng ibang bansa, marami kami, kumbaga sa sasakyan, hindi naman po pwedeng special ka, hindi, kahit sabihin na natin nasa business class ka, eh makikita at may makakita pa rin po sa inyong Pilipino. Normal lang naman po yun, mga Kaldab. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po pwedeng lapitan mo siya, kausapin mo siya. Di po ba? Alam nyo naman po na may mga bagay-bagay po na kumbaga mahirap magkomento, mahirap magsalita. Lalo na nga po kapag dating dito kasi babatikusin lang po tayo, eh. Real talk to. Gaya nga po ng inaikwento ko po sa inyo. Isang mamis na nakita niya nga po si Mengay sa Sofitel Hotel, naikwento niya yon. Tapos nung pinost niya, grabe yung panglalait po sa kanya, pang-iinsulto, gumagawa lang daw po siya ng kwento para may mapag-usapan, di po ba? Sa tingin niyo po ba, hindi naman po siya sabihin na natin na
magpo-post ng ganun-ganun lang kung wala pong makikita. Di po ba? Yan ang hindi sinasabi ko, na hindi po talaga namin niyang gawain. At never po namin niyang ginagawa na magpo-post lang basta-basta ako na walang ebidensya. Sa totoo lang po, gaya ko po mga Kaldab, marami tayong followers. Kaya po natin gumawa ng mga edited para lang masabi, para sang-uyunan ang sinasabi ng mamis. Pero hindi ko na po yung ginagawa kasi alam ko naman po na marami pa rin ang naniniwala. Marami pa rin po ang totally na kumbaga kumpiyansa sa mga sinasabi natin. Na totoo naman po, gaya nga po ngayon sabi ko sa inyo, Eat Bulaga, nandyan si Mengay. Ibig sabihin, sa Biyernes po, all Monday to Friday mga Kaaldab, eh, sa Friday na po makikita nyo ng live si Mengay. Part, eto, para lang po sa pustahan tayo sa Webes po mga Kaaldab. O sabihin na natin, hindi na tayo makikipagpustahan. 101% wala po si Main Polkerson sa Webes. Real talk to, para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadalaw. Dahil pagdating nga po ng Biyernes, naandito na sa Pilipinas si Mengay. Although sabihin natin, Webes pa lang ng gabi, o Webes ng madaling araw, naandito na si Mengay, o Webes ng gabi. Depende po yan sa flight niya, mga Kaaldab. Pero kung babasihan nyo, simula Sabado, Friday, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Webes. Kumbaga, sulit na sulit na po yung anim na araw para kay Mengay sa US, mga Kaaldab. Marami nang magagawa, marami nang mga, kumbaga, yung tatlong araw lang, busog na busog ka na eh. Di po ba? Yung 6 days pa kaya na magse-celebrate ka, di po ba? Pero may kanya-kanya tayong opinion, ha? Ang sa akin lang, gusto ko maging updated po kayo. Gusto ko yung mga kaganapan, 101%. Di po ba? Kaya chill lang tayo, mga Kaaldab, kapit lang. Alam nyo naman po, pagdating sa mga bagay-bagay, eh, kailangan nyong mag-react, kailangan nyong mag-komento. Hayaan nyo na lang po yung mga taong galaiti at nagagalit po sa channel natin. Yung kung ano yung sinasabi, kung ano yung okay lang yan, normal lang yan. Basta ang importante, sabi ko nga po sa inyo, kung ano yung latest, ano yung trending, eh yun lang naman po yung sasabihin natin, di po ba? Kaya kapit lang mga Kaaldab, kumbaga, ibigay nyo na lang po yung 101% nyo para kay Mengay at Isoy. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo lagi dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Well, hanggang dito. Well, salamat po sa panonood at pakikinig.